Ayun, so good to be say guys. Ngayon po ay August 10, 2021 at namula yung ating index pero malit lang naman, negative 0.14%. At then nag-close po tayo ng mapula, mayroon tayong konting net foreign selling, umabot tayo ng negative 26 million. So 6,623.21. So mukhang strong yung support natin dito po sa 6,500. Baka kailangan na nating i-adjust yung pinaka-support po natin dito sa 6,270 naman. So medyo maganda kasi yung mga lumalabas na news. Alam nyo na, yung ating pong second quarter GDP is umabot po ng more than 11% or 11%. So very good news po yan. Ibig sabihin is wala na nga po sa recession yung ating economy. So very very good yan. Kung hindi nga lang siguro nagka-lockdown, lumilipad yung mga stocks natin ngayon. Pero yun nga, babawiin din naman yan sa pagdating ng third quarter. Kaya naman yung ibang nagre-review, ang sinasabi is okay, okay siya ngayon. Kaya nga lang, makukompensate ng pagkakaroon po natin ng maraming ECQ plus yung very alarming na pagdami po ng ating Delta variant sa masakanya. Pero anyway, yung ating mga trending stocks, so merong mga malalakas dito. So especially itong si dito si ME Holding, so medyo maganda po yung galaw. ASN is profit taking based sa expectation natin kahapon, kasabay niya si Converge, gawa nga ng karon po siya ng hammer candle. At si APL profit taking din, si PHA, so continuous yung run up. Monday green din po yung kanyang candle, pero meron siyang disclosures kanina. And then si DMC natin, so sobrang ganda ng kanyang earnings, kaya bumabawi po yung kanyang price action. Si Emperador medyo naiwan, namumula pa rin po yung kanyang kandila naman. Okay, so yan po yung pag-usapan natin. Then disclaimer po, yung mga bago po dito sa ating trading channel, sabi ko sa inyo guys, personal study lang po to, ha? So either sa crypto or sa stocks. So wag na wag mo pong gagamitin as a basis yung ating review pagdating sa decision mo po ng pag-buy, sell or hold. Kasi nga po, merong risk. So sabi natin, be responsible po dun sa mga trades natin. Alamin po natin kung ano yung mga pinapasok natin na stocks. Meron nga ba siyang fundamentals? Pinag-uusapan ba? Maganda ba yung news? Maganda ba yung earnings? So yun po yung mga hanapin natin dun sa mga stocks na pupuntahan natin. Para pag kahit medyo tumagilid yung mga news, global news o kaya economic news, so hindi tayo masyadong kabado dun sa mga stocks po na hawak naman natin. Okay? So, and then sa mga bago po dito sa ating trading channel, so sabi nga sa inyo guys, subscribe ka lang dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then, kung meron kang time and then gusto mo na mag-aral dito sa ating market, is i-click mo po yung ating join. Meron po tayong membership dito sa ating YouTube. And then, kung gusto mo is mag-aral ka din lang naman, so araw-araw naman, meron po tayong post ng mga reviews dito sa ating stock market. Gamit nga po yung ating technical analysis. Kung hindi mo pa masyadong magets yung mga galawan nina DMC, Converge, ASN, meron tayong article dito na ginawa over the weekend. So, pwede mo tingnan guys, ito pong new blue chip stocks na article or videos po natin sa kanya. Yan. So, tingnan mo na lang. Meron tayong mga company reviews, sample trades, yung ating mga technical indicators, mga basic lang naman po yan, yung ating fundamentals. So, pag pumapasok tayo sa isang stocks, alam natin kung saan tayo lalabas, may gain tayo or wala sa kanya, para hindi tayo tangayin ng agos ng ating mga stocks naman. And then, and guys, so subscribe ka din dito sa ating crypto channel. So bukas na po yan. Sabi nga natin is nag-upload na tayo sa kanya. So kokonti pa lang naman. So anyway, tingnan natin. So, pero maganda kasi yung run up ng ating mga cryptos as of this time. Marami po sa kanila is pipitigan po yung kanilang price action. Kaya nga sabi ko, medyo inumpisan natin ng konti yung ating mga reviews naman sa kanya after natin, 3 months ago pa yung yung last na upload. Pero meron na tayong upload na review. Basta meron po tayong time sa kanya is nag-re-review tayo ng ating cryptocurrency. So, follow mo ako dito guys. And then, dito sa ating Facebook account. So, follow mo din ako dito. So, nagpo-post tayo kasama na yung mga articles natin. So, instead na may mga reactions natin, nilalagay natin sa article. Yan. So, kasi meron tayong website. Yung ating bodega pick naman guys. So, punta mo na lang. And then, check mo is mga articles po yan. Lahat po is related sa stocks. As of this time, so may mga bukod sa mga news na madalas kong i-post, so meron din tayo mga articles na iba dyan. Ganun din po, follow mo ako dito sa ating Facebook page. Dito sa ating Twitter, tingnan natin yung mga news na na-retweet natin sa kanya. So yung ating COVID cases, meron tayong
8,560 ayan. So, medyo stable na siya sa 8,000. Pero, yun nga, nonetheless, sabi nga natin, it's not so good. Kahit na nag-below 10K tayo, di ba, umabot tayo ng ano, 11K ba, yung pinakamataas last time. So, not so good pa rin kasi medyo mataas pa rin po yung ating cases kasi meron siyang fatality dito. So, yan yung nakakabahala dito sa ating Delta variant. So, merong good news dito. So, merong 4 Filipino companies join Forbes Asia's 100 to watch list. Ayan. So, parang mga bago upcoming companies to guys. Most likely, most of them is yung ano, financial technologies, fintech companies, basta related sa internet eh, karamihan mga businesses. So, nabasa na po natin yan. And then, yung ating article, so, yun nga, natuwa tayo kasi yung ating GDP is umabot po ng 11%. So, merong news dito si ano, may trade. So, yung ano, pinakasummary, so, net foreign buying ba? So, akala ko selling, tingnan natin mamaya. 26.7 million. Alam ko, net foreign selling tayo ngayon eh. Tapos ito yung pinakasummary ng ating GDP. Pinos ko to guys kasi may mga figures so baka makatulong po sa pag-analyze nyo. Ito, galing kay To Trade Asia natin. The PH economy emerged by 11.8% naman. Ayan. So, SEC, umakit na naman. And then, ito yung madalas na laman. Kaya tingin ko, meron pa itong ano eh. Meron pa igagalo yung mga stocks natin dito eh. Kasi meron tayong mga good news. Si Pure Gold, meron siyang income. Pero sabi nga, nung nabasa ko dun sa nag-comment, i-sell on news daw. Pero meron naman siyang income. So, nagkaroon lang siya ng sell-off for the day. Puro related sa ano eh, economic GDP. Si Mrs. G, MRSG natin. So, meron siyang loss. Na-trim naman daw niya, pero loss pa rin. Globe, MPI. So, meron tayong article sa kanya. And then, yung iba is yung mga commentary naman na na-repost natin sa kanya. So, check mo po yan. And then, sabi ko sa inyo guys, is bukas pa yung ating Patreon kung gusto mong sumabay sa mga trades natin, trading community, yung ating lectures over the weekends, ginagawa natin siya. So, silipin mo na lang po kung ano po levels appropriate sa'yo. Baka po ma-guide kita during this time kung medyo mahirap po yung ating markets naman. Ayan. So, anyway, yun po yung ating mga plugging plus yung mga news na nakita natin. So, tingin po tayo dito sa ating broker To Trade Asia Prime. So, meron siyang promo, di ba? Yung sabi natin is i-check mo yung kanyang Facebook page. So, kung gusto mong makita, meron siyang promo kung saan pwede kang gumamit ng To Trade Asia Prime sa mas mababang halaga. Yung opening niya kasi, yung normal is nasa 25,000. So, net foreign selling tayo, ayan o. Negative 26.7 million. So, hindi na ganun kalaki, di ba? So, medyo nag-subside na po. So, ibig sabihin, meron at meron ng foreigners dyan na nag-upisa na rin na mag-buy back dito sa ating mga stocks. Kaya, maganda nga yung prospect ng mga stocks natin eh. Kahit pala, nandito tayo sa lockdown situation, medyo maganda kasi yung mga lumalabas na news, yung ating mga second half earnings. So, very good po lahat ng ating companies, majority sa kanila. Plus, ito na, GDP. So, ang ganda po niyan, guys, yung kwento niyan. So, medyo natakpan lang yung kwento natin ng ECQ ulit as of this time naman. Ayan, so, patuloy yung pagbagsak ni Emperador, nakita natin. And then ngayon, sumali itong si Bloom, si Ali, at saka si Pure Gold. Ito nga, medyo bumagsak. Pero yung gainer natin, ito pong si DMC. So, medyo maganda kasi yung kanyang earnings. Kaya po umakit siya. San Miguel, Meg, LTG. Ayan, so San Miguel, medyo bumabawi na rin. So, ang tagal na hindi gumagalaw nung kanyang price action. Ito si LTG. So, medyo gumaganda na rin yung kanyang setup. Robinson, nakabawi din. Pero, yun nga, ang pinaka-winner natin is yung ating mining sector. So, tingnan natin. Sino ba sa mining sector natin yung ano? Si SCC pala kasi new 52-week high. And then, medyo bumawi ng konti si Nickel. PX 3%, LCB 3.68, FNI. So medyo bumawi po yung ating ano mga mining sector as of this time kasi yung iba halos sumampa lang dito sa green level. So hinatak nga po ni ano ni mining natin yung mga losses dito sa ating property at saka sa ating service sector naman sa kanya. Okay? So yan po yung ating overall picture, 40% foreign participation and then 60% po yung participation ng ating mga local traders at saka investors naman. So, tingin po tayo dito sa ating charting. Ayan. So, medyo malakas po yung ating index. So, pwede yung siguro task ko na siya. Yung ating pinaka-support na ngayon is 6,400 dito sa Conso.
dito sa area na to. So meron siya mga cons. At iakyat ko na po ito ng konti kasi medyo bullish po. Pero hindi pa ako masyadong nag-expect na babalik tayo sa 7,000 kasi nga po nagkaroon tayo ng lockdown. So siguro makita natin by next month or siguro after August 20, tingnan natin kung improve po yung ating COVID cases, baka naman malift ng maaga yung ating restrictions or ECQ naman sa kanya. Pero overall picture, ganun pa rin naman guys, meron tayong, yan, hindi ko na naman nabago yung ating indicators. Baguhin ko lang siya para madaling makita. So meron pa rin tayong consolidation dito, makita mo, bigger picture. So meron tayong triangular formation or wedge formation na pinupuntahan po dito sa ating index, which is tingin natin ito nga yung susundan na galaw po ng ating market for the time being na hindi po maganda yung ating mga ECQ news at saka Delta variant news naman sa kanya. So possibly magkaroon tayo ng consolidation dito sa pinapakita na pattern po ng ating PSEI index naman. Ayan. So yung ating RSI, sinisilip-silip ko kanina, so medyo nauntok po siya. So medyo ayaw pa niya dito sa bullish level. Pero yung MACD, very strong siya kasi yung ating blue line, medyo malayo po dito sa ating red lines naman. So indication, meron pang konting optimism dito sa mga stocks natin. Most likely dun sa ating mga mid-cap at saka small-cap kasi ilang araw na natin nakita na sila po yung nagpapalitan na gumagalaw po yung kanilang mga price action naman. So yung ating COVID cases in the summary, so mataas na po siya, makita mo yung blue line natin, yung 7-day average is 8,850. So hindi na tayo bumababa ng 8,000, hopefully makatulong nga po yung ating ECQ kasi kung hindi, mauubos na tayo ng good news, di ba? So matatapos na yung mga quarter 2 earnings, yung kanila mga nilalabas na news. So kailangan natin ng mga news kasi para mag-stay above ng 6,500 po yung ating index naman sa kanya. So tingin tayo dito sa ating US market. So makita mo na mula pala sila ng konti kahapon, pero ngayon is parang papunta naman sa green kasi yung ating European markets, makita mo dito, is puro green po yung kanilang mga candles. Tapos dito sa bandang Asia, pag tinignan mo siya, tingnan natin na Japan 0.24, Hang Seng is 1.23. So meron ba significant? Taiwan medyo nag-drop, negative 0.92. Pero overall picture is very healthy po yung ating ASEAN at saka yung ating European at saka US markets naman ay. So medyo maganda po yung ano, yung ating trading environment as of this time naman. Especially siguro kung meron kang hawak na dito, nag-rejoice po yung ating mga dito natix naman sa kanya. And then sa crypto, kaya sinusubaybayan natin guys, makita mo, medyo namula sila kanina. Pero ngayon is bumabawi siya, 45,000 na ulit itong si Bitcoin po natin. So nag-stay na siya dito sa levels na to. So tingin ko, meron siyang konting rally na sinusundan. Kaya po maganda po yung ating mga cryptocurrencies naman. Ayan. So nag-umpisa na tayo guys ha. So tingnan mo yung ating ano, Palabi Trader na crypto channel naman para makasabay ka doon sa mga mino-monitor natin. So majority naman ang tinitingnan natin sa ngayon is yung mga major cryptos. Hindi pa tayo nagde-deal doon sa mga individual cryptos na malalakas yung galawan. Pero later on pupunta tayo sa kanila hanggat okay po yung galaw ng ating mga cryptos naman. Okay po. So, balik tayo dito. Refresh ko siya. And then, tingnan po natin yung ating mga trending stocks naman. Okay? So, nahin natin si Dito. So, mga Dito Natics, congrats at galit na galit si Dito natin. So, sa isang araw is umakyat siya ng more than 11%. And then, ngayon, kung sisilipin mo na maigi yung ating downtrend channel sa kanya is papunta na siya para i-retest po yung ating resistance. Extend ko lang para madali makita. Maganda yan. Pag medyo ma-break niya yan, currently, nasa resistance yung ano, yung price action nitong si Dito natin. Ayan, hindi ko na naman siya nabago. So, palitan natin. Dito sa 8.5. So, tingnan natin kung kaya niya basakin yan bukas kasi malapit na rin lang. Koti na rin lang yan. Plus, meron tayong optimism kasi po, eto na, nandito na yung volume na hinahanap natin sa kanya. Ayan. So, nakapag-pondo pala sila last time. Oh, nakita mo dito. Pumondo. Nagkaroon ng retest sa support dito sa MA9 and then saka biglang umarangkada po yung ating price
action naman kay dito naman natin. Pero nasa resistance, so watch out lang. Prone siya sa profit taking kung hindi niya kakayaning basagin yung ating 8.5 na resistance. So maganda to eh. Pag medyo nabasa niya to, di ba sabi natin, yung MA 100 na yung ating next na resistance naman sa kanya. So wala naman tayong ibang nakitang major catalyst sa kanya. Bakit bigla siyang nagkaroon ng upside? Ang nakita ko lang sa kanya, mapapansin mo, is for the past few days, di ba? Sabi natin sa kanya, 10 days na yata na meron pong net foreign buying itong si dito. Maliliit lang naman, nasa 2 million, 1 million. Pero kung papasinin mo siya, puro green yung ating net foreign buying kay dito naman natin. Kaya siguro ngayon, medyo kinaya na pong itulak. Naubos na siguro yung ating mga sellers naman sa kanya. So, tingnan natin yung kanyang performance. Dito, CME Holdings. So, eto nga, meron tayong gain sa kanya is 11.96%. And then, meron pa tayong net foreign buying sa kanya. Ito yung sinasabi sa inyo. Meron siyang 829,000. Si Call at FMS yung ating main buyer. And then, si Call at saka si Fidelity naman yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, ang ganda ng galaw niya, no? So, hindi mo nga naman akalain kung kailan talaga magkakaroon ng bottom yung mga stocks. Pero meron siya mga signs, kagaya sabi natin kahapon, kasi nagko-conso siya doon sa specific na area, which is yun nga yung ating MA9 naman sa kanya. Pero sobrang bilis ng galaw niya kasi pag-breakout niya dito sa MA20, tingnan natin yung kanya 5-minute chart para makita natin yung pinakagalaw po nitong si dito natin. So balik ako sa chart. Ayan. So nag-aano kasi tayo, nag-default dito sa left, kaya pag ganyan kulang yung candles is pupunta siya. Pero tuloy-tuloy pala siya, oh. So meron siya dito, may pause siya, 7.8 nagkaroon siya ng pause, kuhita natin. Tapos tingnan natin sa kanyang day chart, bakit siya nag-pause doon sa area na to. So medyo nawala. Ayan. So anyway, ito yung pinaka-post area niya. Yung ating nawala yung mga guhit natin na. Yung ating ito naman. So balik ko medyo nawala yung ating mga support saka resistance. Ayan. So ito siya, and then yung ginugwait sa kanya is 7.8, di ba? Which is nag-coincide dito sa mga resistance dito sa bandang kaliwa naman sa kanya. Okay, so medyo bullish ng konti yung ating prospects sa kanya. Yung ating RSI is above 50, and then yung MACD is nag-start na pong sumilip. Plus, ang pinakagusto ko sa kanya ngayon is meron na po tayong nakita na volume kay dito, CME Holdings. Okay, so congrats mga dito natics natin. So, nagbunga na yung paghihintay nyo po doon sa pag-rebound po ng kanyang price action. Ayan, so tingnan natin si ASN. Punta na muna tayo sa kanyang price action. Nag-loss siya, no? So, nag-drop po siya, -3.2%. Meron tayong net foreign selling, 27.3 million. So, medyo malakas pa rin yung malakas pa rin guys yung net foreign buying nitong si ASN. Call SB Equities naman yung nagbubodega, and then si Regis, at saka si Call naman yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, sakto talaga, no? Yung ating guhit sa kanya. So, yung sabi natin, magkakaroon tayo ng fill the gap pag mahina siya. At mukhang mahina nga po yung pinapakita niya. So, nag-tipi na yung iba guys kasi ilang araw na po nag-green yung yung candle natin. Kung susukatin mo dito sa, parang meron siya maliit na breakout dito, umabot na kasi siya ng 15%. So, medyo malaki na rin yan guys kung malaki yung capital na nilagay mo sa kanya. So, tingnan natin bukas ha, kung bubuo ng bagong channel itong si ASN or itutuloy niya na ganito pa rin yung channel niya ba hanggang sa dumating yung ating listing. Kasi hindi pa naman siya nakalist eh. Magli-list pa lang siya by August 10 naman. So, yun nga lang, pinapakita ng candle is nag-retest na nga tayo dito sa 9 pesos na pinaka-support or 8.9 yung pinakamababa na pinutan niya. And then, kasi pag medyo mahina pa rin tayo bukas, magre-retest tayo malapit dito sa sa location po ng ating MA9 naman sa kanya. Pero anyway, overall picture is okay naman siya, di ba? Kung medyo maganda yung base mo, kung nakabili ka dito sa mga 7 pesos, is okay na okay pa yung current location niya. Kasi nga, bullish pa rin naman yung yung sentiment natin sa kanya. Actually, sabi ko nga sa inyo, nag-aantay ako na makareach siya dito sa 10, which is possible naman. Kung ang pag-usapan lang is technicals, pero kung pag-usapan is fundamentals, medyo mahal na daw, sabi ni Miss April Tan. Kasi ang sinasabi niya is more than 7 pesos lang yata yung fair value daw nitong si ASN naman natin. Pero syempre,
price action tayo, sabi ko nga, hindi naman tayo kikita sa fair value, kundi kikita tayo doon sa itinaas niya doon sa ipinasok natin na average price naman sa kanya. Okay, so pero nakita ko is uptrend pa rin naman. So hopefully, mag-support po yung ating 8.9 support level naman sa kanya. Okay, so Apollo. So dumadami na yung nakita ko po na ano ha, na mga posts, na mga pictures po ng barko nitong si Apollo natin. So hindi ko ma-verify yung ibang news na nandun. Ilalagay ko saan dito, pero baka ma-wow mali tayo sa kanya. So not so good kung wala naman reference na news yung mga nakapost. Pero nakita po natin may mga pictures sa mga barko. So, di ba alam mo na yung pinaka-news natin sa kanya, kaya medyo makiat ng price action si Apollo kasi nga po yung paparating po na kanyang follow-on offering, which is ang sabi nga natin doon sa mga previous review, yung FOO is kailangan niya po daw yon para sa mga equipments na gagamitin niya sa kanyang mining. Pero sabi ko nga sa inyo guys, ang talagang catalyst naman na inaantay ko sa kanya para masabi ko na very strong yung price action natin and then talagang magre-recover na yung ating mining. So, kailan ba mag-umpisa yung ating operation? So, yun naman siyempre, as an investor, yun naman yung hahanapin mo sa kanya na pinaka-fundamentals. Pero yung sentiment, nandyan siya kasi nga meron siyang paparating po na follow-on offering. So, sundan mo na lang yung guide natin sa kanya kung gusto mo. Meron tayong nakikita na ascending triangle formation, which is a bullish sign. Hopefully, hindi siya mabasag bukas. Kasi medyo bumuhos po yung ating kandila. Okay lang naman kung ano bukas kahit mamula siya basta nandito sa ibabaw ng ating ito yung pinaka green line, yung parang pinaka support natin sa kanya na paakyat yung price action. So medyo nauntog siya nung dumating dito sa 0.14 pesos. So okay pa rin naman yung ano yung ating RSI and then ganun din naman yung ating MACD formation naman sa kanya. So tingnan natin si nagpagalaw ng ano price action. So nag-loss siya negative 4.51%, 1.6 million net foreign selling call BDO quality. Ayan, so sila pa yung nagtutulak pero yung nabubuhos is si call, si BDO at saka si RCBC naman. So nagpa-profit taking na po yung iba kasi ang laki ng ginalaw niya, 'di ba? More than 11% yung ginalaw kahapon po nitong si Apollo naman natin. Ayan, so watch out mo lang yung volume ha. So kung red candle tapos malaki yung volume, baka hindi pa siya ready para basagin yung 0.14 pesos naman. Okay, so next po natin si Monde. So parang talagang balak basagin po ni Monde yung ating ano yung ating 17 pesos. So very good po yung galaw niya. Okay naman siya, di ba? So okay naman yung galaw niya. Yung volume is nandun siya. Tingnan natin yung ano yung price action niya. 0.83% yung ating gain, net foreign selling pala siya. Negative 18.5 million. So profit taking na po yung iba. UBS BDO yung ating main buyer and then si UUB at saka si BPI po yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Ayan. So meron siyang disclosure ngayon. Tingnan mo natin yung kanyang ano pinaka technical. Meron kasi siyang ano ascending triangle din kung titingnan mo ito yung pinaka pattern natin sa kanya. So meron siyang sinusundan na guide para makita mo which is ascending naman yung triangle formation. Pero maganda kasi makita ma-break niya yung 17 para yun nga gagalaw ulit yung price action nitong si Monde. Wag na wag lang siya magkakaroon ng ano yung kagaya ng nakita natin kahapon kay Converge at saka sa ASN yung ating inverted hammer naman sa kanya. So ngayon parang ano, parang hanging man or hanging hammer, depende naman sa tumitingin, pero bullish pa rin naman yung kanyang price action. So hanapin natin ng konti yung ano, meron tayong nakita na press release ba to? Ayan, so meron akong hinighlight dito. Parang binago po kasi ni Montenisin yung ano yung change in use of IPO proceeds. So babaguhin niya and then ang pinaka gusto niyang gawin is to pay down the majority of the remaining term loans of 15.6 billion. So magbabayad na lang daw siya ng utang and then resulting in interest expense savings of approximately 700 million. So ang akala kasi natin, 'di ba, yung ilan sa makukuha na proceeds nitong si ano si Modinisi natin. Hindi naman nakalagay kung ilang percent yung ano yung gagamitin niya dito sa pagbayad ng kanyang loan. Pero 'di ba, sabi natin mas maganda kung capital expenditure para sa improvement ng kanyang company, pero nanigurado na siya. So siguro bago magkaroon siya ng malakas na interest, nabayaran na niya para naman makatipid siya
doon sa kanyang interest. So hindi natin alam kung yung reaction ng ano ng ating foreign investor kaya siya nagbenta is ayaw niya yung news na lumabas kay Mondi naman natin. Pero wag natin paunahan, tignan po na, muna natin yung mga kandila. So hindi ko pa naman alam kung bad news ba yun o good news, pero based doon sa pagkakasabi niya, para siyang good news kasi nakatipid siya, nakasave siya ng konting pera doon sa kanyang ginawa po na pagbabayad naman doon sa kanyang utang naman. Okay, so magandang makita kung anong reaction na ating market for the coming few days. Uptrend pa rin naman yung ating nakita sa kanya. Maganda pa rin naman overall picture po nitong si Mondi Nissen naman natin. Okay, and then yung isang nag-profit taking is si Converge. So nawala yung mga guhit ko sa kanya. May mga guhit ako nung isang araw sa kanya. Anyway, meron tayong ano ba to? Double top bat, tweezer tops yung nakita natin sa kanya. So medyo not so good ha, pero hanggat hindi naman nabibreak yung half body ng ating candle, siguro lalagay ko na yung support dito. Most likely magkakaroon tayo ng retest sa 26 pesos. Hopefully hindi na bumagsak kasi meron tayong gap dito sa area na to. Baka naman mag-profit taking kay Converge naman natin. So ilang araw na pala siya dito sa overbought signal. So siguro nga time to take profits na yung ibang mga kasama natin. Kaya medyo mahina yung ating mga candle sa kanya. So depende sa tumitingin, pero pwede mo sabihin na ano, bullish flag. So depende nga sa tumitingin sa kanya. Pero ngayon, parang tweezer top yung nakita ko naman sa kanya kasi meron siya malaking kasama na negative na volume naman natin. So mapula kasi, pupula yung volume kapag nag-close tayo below ng ating opening price naman sa kanya. So wala na siyang ibang pattern, wala tayong ibang makita sa kanya. Ito lang naman yung ginuguit natin sa kanya last time. So hopefully magkaroon siya ng support dito sa half body ng candle, or sakto no, yung half body or dito sa trend lines na ginuguhit naman natin. Pero pag nabasag yan, expect mo na baka mag-close na gap tayo dito kay Converge ICT naman natin. So tingnan natin yung kanyang price action. Maliit lang naman yung loss niya, -1.1%. Meron siyang 120 million. Laki oh, 120 million. Net foreign buying galing kay SB Equities, kay Regis, at saka kay FMS. And then si Macquarie, Regis, at saka CLSA, yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Ayan. So next natin si PHA. So okay na po yan ha. So tignan mo na lang yung ating mga support saka resistance levels naman sa kanya. Ayan. So may guhit tayo kay PHA, at kagaya ni dito, papunta na po siya dito sa ascending trend lines, or rather descending trend lines, resistance ng ating descending trend channel naman sa kanya. So nag-support siya, sakto dun sa ginuit natin dito naman sa 1.2. So maganda yan, may konting bullishness itong si PHA kung ang pagbabasayan ko lang naman is yung ating price action naman sa kanya. So okay po yung ating RSI, okay din yung MACD. Hopefully, masundan po yan ni PHA para naman sa mga kasama natin na medyo nalugmok last time, kasi nga laki din ng drop na to eh, di ba? Sukatin natin. Ayun o, 40%. Grabe din. Pero ngayon, overall upside niya is umabot na siya ng halos ganun na rin, no? 35.73% yung binalik na po nitong si PHA naman natin. So, sino yung nagtulak? Ayan o, laki o. 7.38%. Net foreign is 215,000. Call RCBC yung ating main buyer, and this call, at saka FMS yung ating pinaka main seller. And then lastly, si DMC. So nagtrending yung ating ano, yung ating blue chips. So okay po yung galaw niya. Di ba, sabi nga natin doon sa expectation, bumagsak pa pala siya, 5.5. And then ngayon, medyo bumabawi po siya. So meron siya kasing magandang fundamentals. Kaya nga sabi natin guys eh, yung pagtanggal ng mga representative ng blue chips, kung meron naman siyang fundamentals, is okay lang siya, magre-recover din naman siya. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan. So ngayon, medyo malakas po yung recovery nitong si DMC, kasi pag titignan mo, meron siyang 4% na gain. Kailan? Net foreign selling o -76.9. Lumalabas pa rin po sila pala. Call FMS, main buyer, CLSA, at saka si PEP, yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So alam mo na yung reason bakit si DMC ay sumakyat. Maganda po kasi yung kanyang quarterly earnings as compared last year is umabot siya ng 5 billion ngayon. Last time nang karoon ng pandemic is more than 1.4
billion lang po yung kanyang income naman. Net income na yan, ha? So medyo bawas na yung tax. Wala na po yan. So very good po. Kumikita po pala itong si DMC naman natin. Pero ngayon, nasa resistance level siya, MA 100. Hopefully mabasag niya para mag-fill the gap naman dito sa around 6 pesos naman itong si DMC naman. So critical tong support area na to. Ang gusto natin makita, hindi na basagin pa yung ating 5.5 support levels naman sa kanya. So medyo ano pa, bearish pa rin yung ating mga indicators naman. Okay po, so yun lang muna. So tingin ko, ha, baka gumalaw ang galawan is pumunta doon sa mga small caps at mid caps, kasi ang tinitingnan naman ng mga foreigners dito sa ating market is yung ating mga lockdowns. Pero yung GDP news na yun, very very good po yan, ha. So most likely baka meron pang gagalaw na mga stocks sa atin naman. Okay po, so yun lang muna. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then guys, subaybayan mo na po yung ating Palaboy Trader Crypto Auto channel. So nag-upload na po tayo. So mamaya, medyo late na nga lang kasi tinatapos ko muna tong vlog na to. And then nagbablog din ako dito. So pasensya na, medyo late. Pero eto naman si Crypto, ang maganda sa kanya, 24/7 itong si cryptocurrency. And then follow mo ako doon sa aking Facebook account, Facebook page, dito po sa ating Twitter, yung ating Bodega Peak guys, ha, yung ating website. So mahilig po magbasa. And then sabi ko sa inyo, open pa rin naman yung ating Patreon. So until this week na lang siya, i-close na po natin siya later on. And then September na po yung ating next opening naman sa kanya. Okay po, so yun lang, maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.